Salamat ah, dun sa mga nakapunta sa Introduction to Tax Accounting. Naipangako ko na i-explain ko yung elemento para po kumita ng mas malaki ang mga CPAs, bookkeepers at consultants. Sabi ko sa training ko, mag-uumpisa yung pagbebenta mo sa sarili mo as a product sa paggawa mo ng kontrata. Kaya ang didiscuss ko sa inyo ngayon is, paano ba gumawa ng kontrata, Mr. Maestro? Kasi sa kontrata pa lang, doon ka hinuhusgahan, ginajudge ka na kagad ng kliyente mo o possible client mo. Pag-usapan natin yung contract ha. Yung kontrata, may apat na elemento. Ang unang elemento ay consent, pangalawang elemento, yung concern, at yung pangatlong elemento, compensation. At yung pang-apat na elemento ay contracting party. Yung mga accountants, tinuruan naman sila sa eskwela ng obligation and contracts. Oo, nakabisado nila, napasa nila yung examinations, pero yung tamang aplikasyon o pagdadrop ng kontrata ay lagi na lang palpak. At the end, balagong-balagong si CPA na maitim ang ilong. Balagong-balagong si CPA na maitim ang ilong. Bakit? Nasinghut niya na lahat ng alikabok. Eh, hindi pa siya nababayaran. Nasinghut niya na yung alikabok, maliit lang yung ibinayad sa kanya. Balagong. Ngayon, pag gumagawa ka ng kontrata, may apat ka dapat na tandaan. Number one, ha? Yung you attract attention. Dapat yung kontrata mo makakapag-attract ng attention. Number two, yung kontrata mo, command respect dun sa mga kabasa. Irerespeto ka nung nakakabasa. Hindi, i-a-abuse ka sa daming nang nakita kong kontrata ng mga CPAs at saka mga bookkeepers. Na-a-abuse sila dahil gusto nilang magpa-abuse. Nakasulat sa kontrata nila, gusto nilang magpa-abuse. Pero hindi yun yung intention nila. Next, increase visibility. Yan yung magiging, ang galing gumawa ng kontrata. Eh di magiging visible ka sa lahat ng kaibigan nung binigyan mo ng kontrata kahit hindi ka niya kinuha. Kasi ang ganda ng kontrata mo. And fourth, maximize profitability. Eh kayo naman, pag nakikipagkontrata kayo, shake hand lang, okay na. Mali! Dapat pa lang sa umpisa, alam mo na kagad yung kikitain mo at yung trabaho mo at yan ang magdidikta, mga kaibigan, kung CPA, yung contract mo. So sabi ko nga, may apat na elemento yung contract. Ayan po, nakasulat. Ngayon, susunod nating tanong eh, paano mo siya, ito ngayon yung substance of the contract, sabi ng mga lawyers. Okay, paano mo siya gagawin sa form? Yung pong naka-letter head nyo na. Ayan. So, may A, B, C, D tayo. Yun yung assignment mo, ha? Ilagay mo yung kung alin yung A, kung nasa 1 ba siya, yung B nasa 2, yung C nasa 3, D nasa 4. Assignment mo yan. Pero, kung wala kang panahon para gawin yung assignment na yan, bakit hindi ka umaten sa gagawin kong seminar para po sa how to design, develop a contract that will, number one, attract attention, command respect, increase visibility, and maximize your profit. Okay? Sir, anong klaseng kontrata ang gagawin ko? Huwag kang magpabalagong. Meron tayong apat na kontrata pagdating po sa tax accounting. Number one, documentary accounting. Number two, tax bookkeeping. Number three is reportorial accounting. And number four is audit proofing. Kontrata po yan. Meron pa pang lima. Review. Tsaka ko na lang ituturo sa inyo yun. Umatin ho kayo ng aking mga events, seminar, whether, ha? Whether online or offline. Pag online po, taxationprofessionaluniversity.com or patreon.com/emilinotmaestro. Huwag po ninyong kalimutan, meron po akong gagawing event. Malaki po yung event ko.
the trained guide. Yung itinuturo ko kasi mga train ngayon, para hong nagbabasa ng dyaryo, binabasa lang ho sa inyo. Para ho bang nasa news, binabasa lang po sa inyo. Iba po akong magturo. Ituturo ko po sa inyo ano at paano ho kayo magkakaroon ng tax or money savings to save money sa train. Next, ituturo ko sa inyo paano kayo magkakapera, make money sa train. Iba po yung seminar ko. Kaya iniimbitahan ko kayo, mag-register now kayo, mag-pay today kayo at mag-attend na kayo immediately. Para sa time, venue and date, pumunta lang ho kayo sa emelinotmaestro.com. Magkita-kita po tayo, the train guide. Marso na ata eh. Pakicheck nyo nga sa Emelino T. Maestro kung kailan, saan, at anong time. Marami pong salamat at mabuhay po ang mga accountants, bookkeepers, at consultants.